yun, guys, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is about sa mga interview, yung mga sample na interview sa akin nung ako ay mag-apply dito sa Taiwan. So, let's start, guys! Before anything else, guys, ako nga po pala si Benny, isang OFW dito sa Taiwan bilang isang caretaker. Bali, mag 8 years na po ako dito na nag-work sa caretaker. So guys, let's start! Hello guys! Dito na ako ulit. Kumuha lang ako ng water para uminom. So yun guys, andun tayo sa... sabihin ko sa inyo kung ano yung mga tips at yung mga sample na interview pag ikaw ba guys ay nag-apply dito sa papuntang Taiwan. Nag-apply ka dun sa agency guys. Kasi tayo po, kung kami pong mga caretaker is meron ding interview pag ikaw ay nag-apply sa agency sa Pilipinas. Ako kasi guys, nung first timer ako, nag-interview ako, meron po kasi na mga nag-i-interview na mismo employer ang nag-i-interview. Meron din naman po guys na broker nag-i-interview. Sorry guys. Ayun guys. May mga broker na nag-i-interview. Meron namang mismo na pa, mismong boss mo yung mag-i-interview sa'yo through webcam. Nung ako guys, nung ako ay unang nag-apply dito, first timer, ang nag-interview sa akin is yung employer ko. So, yung employer ko guys, marunong siyang magsalita ng English. So, yun. Okay naman, nagkakaintindihan kami kasi English nga yung salita niya. So, yung unang tanong niya sa akin guys is ito. Sabi niya, bakit Taiwan yung napili mong puntahang bansa? Yan, bakit sa Taiwan ka gustong pumunta, gustong mag-trabaho? Yan ang una niyang tanong sa akin. Ang sagot ko guys, wala akong maisip agad na isasagot eh kasi first time ako mag-abroad. Dito lang po ako nag-abroad sa Taiwan. Wala po akong pinuntahan na ibang bansa, dito lang sa Taiwan. So, ang naisip ko na isagot sa kanya is, ang Taiwan po kasi is ay malapit sa Pilipinas. Kaya natawa po siya. Kasi sabi ko po, malapit yung Taiwan sa Pilipinas. So, natawa siya. So, yun pala yung reason kaya gusto mo sa Taiwan ka pumunta, sabi ko eh. Opo. Okay. So, the next question niya sa akin is, willing ka ba na, or may experience ka ba sa pag-aalaga ng matanda, or yung mga pasyente sa hospital, yung mga bedridden na patient, willing ka ba na mag-aalaga, or may experience ka ba? Sabi ko sa kanya, wala pa po, kasi yung time na yon, ang work ko po sa Pilipinas is, nag-work po ako sa. So, yun guys. Nabi ko sa kanya na wala po akong experience. Pero, willing naman po ako na matuto at pag-aralan ko kung paano yung mga work dyan. At kung paano mag-alaga ng matanda. Willing po akong matuto. Yun sabi ko sa kanya guys. And then, number 3 question niya sa akin is, marunong ka bang magluto? Sabi ko, yes ma, marunong po akong magluto. Pero yung luto ko po is luto po dito sa Pilipinas. Hindi po yung mga Chinese food. Pero willing din po ako matuto at willing po ako mag-aral ng mga luto dyan sa Taiwan. Yun ang sabi ko. So sabi niya is okay. And then, yung pang-apat na tanong niya sa akin guys is, marunong ka ba na magsalita ng Mandarin or marunong ka bang mag-Chinese? Sabi ko sa kanya, no ma'am, hindi po ako marunong magsalita ng Chinese. Kahit konti, wala po akong alam. Kasi English po, okay naman po. Pero sa Mandarin po, wala po talaga. So,
Ang sinabi ko ulit sa kanya is willing po ako ma'am na matuto at mag-aral ng language nyo. So yun guys. So pag halimbawa na-interview ka, so i-ano mo yung sarili mo na confident ka talaga sa mga isasagot mo sa kanya, tapos nakatutok yung mata mo sa mata niya talaga. Then yung tenga mo is nakatingin laging handa, kasi minsan ang English nila hindi maintindihan ang mga English ng Chinese, kakaiba yung kanilang pag ano ng English. So kailangan na laging naka ano yung tenga mo, nakakinig, laging nakakinig talaga para maintindihan mo yung sinasabi nila. So yun. Okay, yun po ang mga sample na interview na nung ako ay unang mag-apply dito sa Taiwan. So yun lang naman yung mga itinanong sa akin guys. Medyo simple lang. Basta ang sagot ko sa kanya, willing ako matuto at willing ako mag-aral ng salita ng Chinese. So, kung kayo guys ay nagbabalak na mag-apply dito or kung gusto niyo na mag-apply dito sa Taiwan. Ayun guys, yung mga simple na interview, mga sample na interview na karaniwang tinatanong pag ikaw ay na-interview sa Pilipinas, or yung mga minsan na amo mag-interview, minsan broker din. Ayun guys, so kung broker naman yung mag-i-interview sa inyo, marami din naman ng mga broker dito na marunong mag-English. Tapos may mga broker dito na may mga asawa nila is mga babae, may mga lalaki, asawa nila is Chinese. So marunong yung Tagalog yung ano nila. Mas maigi kung ganun, sa magiging agency mo dito is may translator para hindi ka mahihirapan. Lalo na pag kayo ay hindi magkaintindihan ng boss mo. Kasi nga first timer ka. So mahirap kung ikaw hindi ka marunong mag-Chinese, yung amo mo hindi rin marunong mag-English. So mas maigi kung meron kayong translator guys, kasi doon nasasabi mo sa translator kung ano yung mga problema mo, kung ano yung problema sa amo mo or problema doon sa alaga mo. Pero kung wala naman guys, so pilitin po natin na matuto tayo ng pagsasalita ng Chinese. Ako po kasi sa experience ko, ang ginawa ko is nakinig ako sa mga sinasabi nila. Talagang inaral ko po talaga. Lagi kong pinakinggan yung mga sinasabi ng boss ko at ng alaga ko. So, ayun. Unti-unti naman po is natuto talaga ako guys. So, yun lang guys ang may ibahagi ko sa inyo ng mga sample na interview sa akin nung ako ay mag-apply ng papunta dito sa Taiwan. So, madali lang naman guys ang mga interview. Kaya, kayang-kaya po natin yan. So, yung mga nagtatanong guys ng agency naman, ng mga kaibigan, so, sa sunod pong video, pag-uusapan po natin yan guys. At sa mga comment po, sa mga nagla, sa mga like, comment nyo po, mag-comment lang po kayo sa baba ng description box po ng channel ko, at lahat po yun ay sasagutin ko guys. So guys, thank you for watching, and I hope don't forget to subscribe guys, and pahit na din po ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video na ipopost ko. Salamat guys, at God bless everyone.